Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, nag-harvest ako last year ng aking mga pa-off-season breeding at nakaka-disappoint. Napakaliliit, maraming masakitin at ang dami kong na-reject. Maaari mo ba akong turuan ng pamamaraan para naman maging malusog na at maganda ang aking mga off-season sa susunod na taon? Okay mga kasabong ha, bibigyan ko kayo ng ilang mga tips na nakita ko sa kapwa ko ring breeder na nagbe-breed ng off-season. Kasi meron akong isang kaibigan na isang large-scale breeder, 2 to 3,000 heads per year ang kanyang position, no? So it includes almost all months. So all year round siya nagbe-breed. At tinanong ko siya, paano mo napapanatili na ganito kalusog at kauniforme yung size ng iyong mga palahe kahit na off-season yung iba dyan? At nakita ko kung ano ang kanyang ginagawa. Number one mga kasabong, hindi niya masyado sinasagad sa on-season breeding yung kanyang mga gagamitin pa sa off-season. So uulitin ko lang ha, for purposes na ma-establish yung mga facts, no? Ang on-season breeding mga kasabong o regular season ay yung mga manok na binbreed natin sa December, January or February na months, no? So yan kasi yung regular season breeding, no? So anything na binbreed before that or after that is considered off-season. Kasi hindi yan yung season ng pag o months ng pagbibreed ng inyong mga sisiw, no? Okay, so na-establish na natin yan. Pagka gusto niyang gamitin sa off-season ang kanyang inahin ng mga broodcock, hindi niya masyado sinasagad ang gamit dyan during the regular season breeding, no? So hindi masyadong sagad na sagad sa December, January, or hanggang February. Okay, tapos ang ginagawa pa niya na isa na nakita ko, meron siyang mga pullets na binreed niya specifically for off-season. So kung halimbawa magpapa-off-season siya ng month of May or June or yung mid-season kasi kalagitnaan niya ng taon, sinisigurado niya na ang mga yan na gagamitin niya na pullet ay napisa eksakto kung kailan siya magiging 9 or 10 months sa mga buwan na gagamitin siya ng off-season. Para masigurado niya na sariwang-sariwa ang mga pullets na yan, healthy-healthy, hindi dry ang balahibo, hindi rin masyadong sariwa ang mga balahibo, in perfect health sila pag ginagamit niya. Kaya nagtitira siya ng mga gano'n, nagbe-breeding siya ng mga buwan na kinocompute niya. Kung halimbawa, gagamitin niya yan ng May. So, ang kanyang mga pinisa ay napisa ng mga around July or August. So, pumapatak sila ng 9 or 10 months pag ginamit niya ng mid-season breeding. So, ang gaganda ng kanyang mga pasisiw. Hindi naman kinakailangan napakaraming pullets ang i-breed ninyo para dyan sa pa-off-season na yan. Eh kung meron kang 20 na yan, kayang-kaya mo nang makaproduce na pinakamahina, 500 sisiw kung magaling kang magpaitlog. And lastly mga kasabong, yung mga ginagamit niyang mga inahin, ha, mas particular siya sa mga inahin, ay talagang binubugbog niya ng nutrients. Talagang ang bitamina na ibinibigay sa mga yan, ang suplementong ibinibigay sa kanila, yung kalidad ng patukan na ibinibigay ay talagang of the highest quality, no? So nag-injection pa nga siya ng amino acid injection sa mga inahin niya, pati sa tubig niya, yun ang nakalagay. Vitamin, mineral, amino acid solubles para hindi bumabagsak ang kanilang katawan. So it's elementary naman in nutrition that if you maintain proper levels of amino acids and protein, hindi basta-basta babagsak ang katawan ng isang inahin na nangingitlog. Kasi mas mahalaga sila kaysa dun sa mga lalaki na bumababa. Yung mga inahin kasi yung mismong nagbibigay ng itlog. So maintain the highest degree of vitamins and supplements and of course their feed kung yung mga yan ay gagamitin mo pa sa off-season breeding. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, open pa rin ang ating online masterclass, 12 hours of everything that you need to know. From breeding, rearing, selection, maintenance, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita, lahat ng kailangang malaman para maging isang ganap na kampyon
ay matututunan sa online masterclass. Cutting Edge, number 1.